ready na ba kami sa episode na to? So, sabi niya, story time. How did you catch your cheating ex? Dapat story time plus name drop. Para maging aware yung iba. Keep watching this video till the end. Kasi kung naubusan ni Marv yung soju niya, malalaman natin yung bad side niya. This was from yung starting pa lang ako, ah. Ikaw bahala, career mo yan. Catching up with Marv, and guys, may nalaman to me today. So as you guys can see from the title, you guys know who our next star is. The TikTok star, the B of the Philippines. So it's gonna be with Marv. So I'm really excited because finally mamimeet na ni Vern siya, and he's such a bundle of joy. So Vern, are you ready for this? Sagot o lagot, but with tequila? I'm ready! I ate for this! As in, ang dami kong kinain for this. I think it's time to call in Marv. Okay, let's go! Excited na! Meet you! V! V, this is Vern! Finally, mag-meet na kayo! Hello! To start this episode, shall we, guys? Let's call in Marv. Hello, everyone! Oh, game show! Bibilisan ba natin? Parang may date ka eh. May date ka ba tonight? Huwag nyo lang ipagkakalat, pero meron talaga. Akala mo talaga, wala po nagkakamaling makipag-date sa akin. Saka shoutout dun sa ano, ha? Dun sa nang-ghost. Nang-ghost! Wait, Marv! Curious ako, tayo ka nga. Naka-full bihis ka ba? Or naka-ano ka? Boxers ka? Naka-pants naman ako kasi baka mamaya... Hindi pa ako ready sa mature roles direct. Oo, nagre-ready pala. Nagpe-prepare pala tayo sa mature roles. Pero hindi pa po ako ready sa mga Oh guys, to start the episode, I think kailangan natin ng isang... Pangtulak? Pangtulak? Hindi ko alam yung mga ganda. Iinom kayo? Oh my God, hindi pa naman ako umiinom. Napakasama na ako galing. Alam niyo, wala talaga ako alam sa mga ganyang alak-alak. Huwag niyo akong sinasali sa mga ganyan! Ano panginginoy natin? Bad B! Sige, shot! Cheers! Bad B meets BB! Okay, so speaking of... Ayan, Marv, I'm so sorry na napina-shot ka na namin, pero you have to pour another shot just in case hindi mo i-answer yung question. So, I have a bowl here. Ayan, this is full of questions for Marv. Pero, now that we talked about kanina, yung ghosting, ayan, yan yung question ko. Hindi na ako magpipick dito. Naging game show host! Adlib question! Tita Boy, is that you? Sino ba ang nag-ghost sa'yo? Ba't ganun yung tanong, sino talaga? So, inom na lang! Hindi, sasagutin ni Marv yan! Pero Marv, I have a question. Celebrity ba siya, content creator, or ano lang, non-showbiz? Non-showbiz! So talagang sinabi mo na meron talaga ng ghost sa akin. Ano ba siya? Wala. Nobody lang ganun. Nobody. Sino ka man napapanood mo to? God bless you. So yun yung first. Sino next? Ikaw naman, Vern. Wag naman yung mga pang-quizby yung tanong, ha? Yung mga ano lang. Okay, given a chance, you're single now. Who would you want to date? Oh my God. Na creator or influencer. Go, VernVerniece! Sasagutin mo ba yan? Ang hirap naman ng mga tanong nyo. Who talaga? Talagang hindi ko masagot kasi... I mean, if given the chance, parang I would rather date someone na hindi creator. I don't know, parang... Marv, may question ako. Creator like si God? Char? Ay, Lord, hindi po ikaw, Lord. Pero ikaw dapat yung magbibigay sa akin, di ba? Ang tagal ko nang hinihingi, pero wala ka namang binibigay, Lord. I get you though, Marv, na parang mahirap talaga kung same field, di ba? Kasi sometimes hindi mo na alam kung work ba to, or di ba? Parang mahihirapan kay... Kasi ako sobrang public na ng life ko eh. So parang gusto ko naman na may i-reserve din for the two of us. Parang ganun. Para mas ma-feel mo yung rest, yung pagiging comfortable. Alam mo yun? Ewan ko, feeling ko lang. The boat is sinking! Sino is i-save mo? Si Ben or VernVerniece? Mag-ingat ka.
Naglagan na yan, no? Ilaglag yun ang isa't isa. Pwede ako nalang tumalon. Hindi ko alam. Mamatay na lang ako. Or maybe, like, sorry, Vern, but like, especially if my kids na kami, feeling ko, isi-save ko si Ben. Pero since wala pa naman kaming kids, si Vernice. Pero kung may kids na ako, feeling ko si Ben. Kasi kawawa naman yung kids ko kung walang tatay. Aww. So for now, ikaw. Pero later, kung may anak na kami, si Ben. kahit marunong lumangoy si Ben if ever, siya pa rin ang isi-save. Hayaan ka niya. Go, okay, ako naman. May question. May na-block ka na ba na content creator? Who is it? Meron na ba? Oh my God, ganyan pala si Vernice! So, ito yung story. Her name's Marge. Anyway, yung background story is, nung nagde-date pa lang kami nung boyfriend ko now, sinisiraan niya sa akin. That point ha, nag-away pa kami. But now we're okay, pero hindi kami nag-follow sa isa't isa ulit. Guys, kung gusto nyo malaman yung sinabing name, message nyo lang ako, tapos send kayo sa akin ng 500 pesos per answer. Pero okay lang naman yun, okay lang naman mam-block. Diyos ko, if ano nga, parang gusto ko rin mas maraming i-block. Alam mo yung mga nagpapastress sa'yo, yung mga hindi ka comfortable makita sa feed mo, edi i-block mo. Ito, Marv. Oh my God. TikToker or a YouTuber you dislike? Nakalagay naman dito, pwede ka mag-justify. May why. Parang malalasing na lang si Marv sa end ng video na to. YouTuber or TikToker? Ano? Alam nyo ba? Alam nyo! He or she doesn't learn from his or her mistake. I don't know kung ano yung pronouns niya, pero ayun, parang hindi siya natuto sa mga mistakes niya. And paulit-ulit niya lang ginagawa. Although ngayon, parang hindi ko na siya nakikita kasi parang naka-block. Blin ako ata. Kaya pala hindi ko na nakikita. Sabi. Ayun, kaya normalized blocking. Pero hindi naman siya yung super galit ako or something. Parang ayoko lang kasi ganun yung ano niya. Ganun siya. Parang dapat binibigyan natin yung chance yung mga tao na magbago. Pero until ma-prove niya yung sarili niya na nagbago na siya or parang he's a better person now. Parang ayoko muna sa kanya. Parang ganun. Dislike lang naman eh. So okay lang yun. Okay lang mag-dislike ng tao. Grabe Marv, ang bait mo. Like parang ako pag sabihin, who's a content creator you dislike? Kasi like sobrang bitchy niya sa akin. Like sobrang personal ng reason ko. Ikaw makabayan yung sa'yo. I can't find a reason not to dislike you. Grabe, like all yung content mo, super sensitive niya, kahit funny. Alam mo yun, parang hindi ka nangangapak ng tao. So, if they dislike you, parang sila na yung may problem. Ewan ko, super careful ko din naman kasi when it comes to my content. Content creator ako, so parang I should be responsible din with my own content. And given then na yung mga audience ko rin is hindi naman puro adult, ang dami kong mga bagets ng mga audience, and pati yung mga pamangkin ko nanonood sa akin. So, I have to be more careful din sa mga content ko. Okay, quit ka ba ng YouTube pag sinabi ng husband mo na ayaw na niya mag-YouTube ka? No. No talaga. Kasi parang, or unless siya talaga magbabayad ng lahat ng gusto ko sa buhay. Lahat ng bags mo, lahat ng sapatos mo. Naman ganun si Ben, but if ever tatungan niya, not only because of money and job ko, but because I love doing it. So parang, hindi ko magiging big away yon if he tells me to quit. Pero of course, if security reasons, like let's say, may mga stalkers or like, pinapasok na yung bahay namin or something. Or no, if you have kids na, Vern, di ba sometimes, doon nagsastop yung mga parents kasi ina-attack na yung kids. Kaya parang nagiging toxic na. Siguro now, I will disappoint ako kay Ben kung sinabi niya sa akin yun. But if siguro for our kids, or siguro our kids ayaw niya talaga mag-YouTube. Alam mo yung mga kids sa parang ayaw nila ng camera. Then I guess I have... Eh baka by that time hindi mo na kailangan money from YouTube. Kasi sobrang yaman mo na by that time, Vern. Ang dami natin orders kay Lord ah. Oh, si Marv. Jowa, si Vern, pera. Ito, a brand you endorse but don't use. Ah! Oy, Vernice, pahinga ka muna sa alcohol, masama yan. Yung liver mo, sinasabi ko sa'yo, masisira yan. Sagutin mo na lang, Bio. Sagutin mo na. O talaga. Pero this was from yung starting pa lang ako, ah. Ikaw bahala, career mo yan. I'm gonna say the brand. So this is
Obagi. Basta it's a skincare brand which really caters to mga titas of Manila. They asked me for a partnership. Kasi tayo lahat naman, diba? We really tried the product before we post about it. Nag-breakout talaga yung mukha ko. As in, dito, sa forehead. So, yun, I was really open sa brand. It doesn't suit my skin talaga. This is what happened. Nila, what they said is, sige, let's not push you with it na lang. Kasi syempre, they understand me naman. Ayoko naman mag-post. I use this! Ang dami kong pimple! Nailaban ni VernVerniece! Nailusot ni VernVerniece sa butas! Pasok! Magaling! Magaling si VernVerniece! Sabi ko sa'yo, Vern, di ba? Grabe si Marv, nakakatawa. Oo, hindi ako maka-enter! Parang na-miss ko ng show, Matt. Oo, parang patindi ng patindi yung mga question. Parang nagkakasira ng career. How much yung sweldo mo sa YouTube last month? Sa YouTube? Hindi ako active sa YouTube kasi sobrang rare ko mag-upload. Kaya ayoko sabihin kasi sobrang baba. Hindi kasi ako nag-YouTube. Alam mo ba, yung upload ko nung nakaraan, parang after 3 months yon. Tapos ngayon, 2 months, wala pa ulit akong upload. Busy kasi ako eh. Busy ako sa life. Busy kaya ako. Kasi if you really, Marv, I'm gonna drink. Ako rin. Gusto lang uminom. Kasi sobrang baba niya. Alam mo eh, parang medyo nahihiya ako. Hindi ako nag-mo. $32.27. So imagine, he earned pa like this. Hindi pa siya nagpo-post dyan, ha? Idea ko, sa end ng vlog na to, mag-exchange na lang tayo ng number ng subscribers. Sa'yo na lang yung 200,000. Sa amin na lang yung 600,000. Sa YouTube, mas mag-upload na ako ng more of like personal, mga lifestyle, mga more on daily life ko, mga gano'n. Kaya mag-subscribe kayo. Pag umangat yung subscriber ko, mag-upload na ako. Pag nag-1M daw si Marv, dun siya magbe-daily vlogs. Have you ever felt, nung lumipat ka sa Cebu, pushed back your career? Aww. Na-hurt naman ako sa question na yun. A bit. Feel ko like ang dami kong nami-miss out sa parang yung mga packages, parang ayaw ng brands minsan na mag-wait na ma-send sa Cebu, yung mga ganon. A bit. A lot of brands kasi, di ba, sometimes nga, 2 days prior lang to posting, game na agad, di ba? Especially yung mga like 11-11, 9-9, like parang minsan the brand wants na tomorrow ka na mag-story, tomorrow ka na mag-ganyan, but then like, wala, di nila ma-send yung product. But it's okay. Feeling ko naman yung kapalit nung nami-miss out ko sa career. Worth it naman. With Ben. So, sana all. No, Marv. Sana all. Ako yung given the chance. Parang, Lord, okay na ako sa career. Nag-sacrifice yung career. Oh, Lord! Yung order ni Marv! Joke lang, Lord. Career muna. Kailangan ko ng pera. Oh, magpapayaman muna ako. Hindi pa ako mayaman. Sobrang yaman mo na eh. I see na you're condo eh, mansion levels. So sabi niya, story time. How did you catch your cheating ex? Oo, dapat may name drop eh. Dapat story time plus name drop. Para maging aware yung iba. So I was in 4th year high school. Tapos, nag-cheat siya with my best friend. Yung best friend ko na yun, nakatira na sa state. Tapos pumunta lang siya here sa Manila just for a few days. Hindi sila nag-uusap nung night na yun, ha? Bigla na lang, the next few days, napansin ko, parang hindi ko makontakt yung boyfriend ko. And then, after that, nalaman ko, parang may nagsumbong sa akin na isang kabarkada namin na nasa bahay pala ni girl. And then, they spent the night together. Baka naman nag-thesis lang yung mga yun, no? Diyos ko, yung mga cheater talaga yun sinasabi ko sa inyo. Hindi magandang gawain yan. Kailangan hindi tayo mag-rush to a wrong person kasi nga, the right one will come in the right time. Diba? Love life, gutom naman, oh. Kailangan pera muna para makakain ng 3 times a day. Okay, Marv, how much do you earn from a TikTok sponsored post? Grabe naman yung how much. Inom na lang, oo. Inom na lang tayo. If you're a brand, if you wanna partner with me, just, you know, send an email and we can talk about that or something. Cheers! Email niyo na lang si Marv. Okay, guys. Oh, vertical naman. Content creator, you hid your post. Or hinide mo yung posts niya. Twitter, Facebook, Instagram stories, ganun. And bakit mo hinide yung post mo?
Ayaw mo ba sa kanya? Or ayaw mo lang makita niya yung post mo? Or nahihiya ka lang? Kailangan full details. Kaya ako minute yung post niya. Kasi feeling ko super plastic niya. So wala, minute ko na lang siya. So parang like out of my life. Ganun. Oh guys, lahat ng mga guests nyo, i-comment nyo. I'm gonna like it. Pinakamaraming like na comment ay most probably yun po. Most probably. Nakakapawis. Dahil ko pa yung natitubuya bunda. Have you thought of doing a channel alone and without Vern? I don't think so. I think it's still gonna be Vivi. Pero honestly guys, Vern and I talked about it na should we separate our channels na ba? Or kasi since Vern is different market na rin yung inaano kinocover ni Vern eh, kasi wifey na siya, soon she's gonna have kids. So yeah, of course it crossed our mind na kami ni Vern if we're gonna separate our channels. But for now, Vivi pa rin, di ba? Kasi I can still go to you can still go to me. So pwede pa rin siyang maging related. Like we still can be together in a channel. Maybe, no, in the future. Feeling ko doon na parating eh. Especially if Vern has a kid na. Dito na yung video. Yeah. For Marv, last question. Ready ka na ba? You have to answer this question. Wait lang. Di ba may choice na mag-drink, di ba? Patrot or drink? Di ba pwedeng mag-drink kapag gano'n? May nilalandi ka ba ngayon? Celeb or non-celeb? Boom! Sasagutin ko na lang po. Kasi ang sagot, wala. Ngayon ah, ngayon. Siguro kung last week meron. Kung last week! Interesado kayo. Instagram ako at Marv Fojas. DM nyo lang ako. Kung meron man, na creator dyan. Hindi naman sa ayaw, pero ayun nga, feel ko stressful eh. Baka mag-clash lang kayong dalawa kung same kayo nang ginagawa. Pero Marv, akala ko talaga you were dating. Lagi mong kasama sa TikTok. Akala ko you were dating her at one point. Friends kami, sort of best friends, ganun. Pero not really dating. Sooner or later, baka best friends turn into lovers. Just say ha, let's just say, biglang sabihin niya bukas or tonight, Marv, may feelings ako sa'yo. What will you say? Sino yan? Sino yan? Si best friend. Init! Ang init! Long pause means... We need more time sa mga ganong bagay. Ayoko rin namang ma-confuse siya na parang, is it a yes or a no? Parang ganon. So, I don't know. Siguro napapag-usapan naman yung mga ganong bagay. Kasi kung ano kayo, kung super close friends kayo, parang you don't wanna risk your friendship. Isang bagay na hindi pa naman kayo sure. Marv, thank you so much for doing this for us. Sobrang fun. But I think to end this, mag-shot tayo, guys. Okay, last. Ay, gusto ko lang tong guys. Next time, si Marv na yung endorser ng mga soju. Ito. Kamsahamnida! No? Korean, pero mukhang bumba yung endorser. Anong nangyari? Thank you, Marv! Super fun! So there you go, guys! I hope that you had fun with this vlog and let us know in the comment section down below who you want to see next on this segment. So again, this is Vern, VernVerniece, and Marvin Fojas, and... And by isa pa! Okay,